Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, ito ay 10 pinaka nakakatakot at nanakuna ng CCTV. Ito ay kay Pipoy Tandok. Subscribe nyo si Pipoy Tandok ha. Sobrang gaganda ng mga video niya, diba? Nakikita nyo naman, diba? Yung mga naka-upload ng video ko kay Pipoy Tandok. Sobrang lupit, diba? So ito, meron tayong merch, ha? Boss Rino. Sa Shopee, search nyo lang, Boss Rino. Meron tayong t-shirt at meron tayong mug. Murang-mura lang yan, mga yan. Check nyo lang, ha? So ito, tirahin natin to. Bago pa, tirahin ng iba. Narito na. Kuha ang video na ito mula sa CCTV sa higaan ng batang ito. Nako, may bata na naman. Na para bang. Ayoko niya may mga bata-bata eh. Sa pagkakatulog sa kanyang higaan. At kung mapapansin natin sa video, ang kanyang paa ay tila aangat na para bang may humihila dito na hindi natin nakikita. Ang wawa mga bata pag ganito ay sadyang nakakapangilabot, lalo na kung bata ang pinuputnirya ng masasamang espiritu. Sakuha naman na ito ng si... Kuwawa mga bata, no? Ba't di na lang matatanda? Ba't di na lang matatanda ang kunin yung paa? CCTV, diba? Makikita natin. Yung mga marites dyan, no? Yung mga marites dyan, yun yung kunin nyo yung paa. O iangat nyo para magtanda. Nahuminto sa gilid ng kalsadang ito. At kung mapapansin natin, siya ay nag-aayos ng kanyang higaan para matulog sa kalsadang ito. Paglipas ng ilang minuto, ito ay nakatulog ng mahimbing. Yun nga lang, bigla na lamang may tumayo sa kanyang pagkakahiga mula sa kanyang katawan. Marahil, ito ay ang kanyang kaluluwa. Pansinin nating maigi sa video na ito na parabang parehas ng kasuotan ang kaluluwa at ang lalaking nakahiga sa gilid ng kalsadang ito. Gago, tumayo yung kaluluwa. Yung katawan natutulog, yung kaluluwa magagala yata. Oh, magagala yata. Gago, tumayo yung kaluluwa. Naranasan nyo na ba yung ano, natutulog kayo, tapos bumangon kayo, tapos pagtingin nyo sa kama, nandun yung sarili nyo? Naranasan nyo na ba yun? Actually, panaginip yung ganun. Nakakatakot yung tangina, ibang klase. Sobrang creepy naman ng video na ito. Ako, laki ng salamin. Tapos makunan ang kakaibang pangyayari sa CCTV. Sa video, makikita natin ang babaeng nagpa-practice sumayaw sa harap ng malaking salamin. Maya-maya pa, ito ay huminto mula sa kanyang pagsasayaw at nagpahinga. Dito sa sumunod na pangyayari ay nakakapangilabot ang ating matutunghayan sa video na ito. Kaya't huwag na huwag kayong kukurap at titigan natin ang babaeng nakasandal sa salamin. Yeah, at ang refleksyon niya sa salamin ay hindi siya. At sa kung ano ang dahilan ay panoorin natin. Puta. Gago, lumingon yung refleksyon, lumingon. Pero yung ano, hindi lumingon, no? Sa video na ito, tila nakikipag... Gago, laki ng salamin. Takot talaga ako sa salamin. Laro, ang multo sa bata. Ang bata ay may hawak noon na lalagyan ng inumin. Sa video, mapapansin din natin na parabang inaagaw ito ng masamang espiritu. Oo nga, no? Ay, pucha. Uhaw yung ano... Ay, kago. Uhaw yung multo. Gusto ng dede. Hmm.
nakakapangilabot naman. Matapos makuhanan ng CCTV ang agresibong multo at pagpaparamdam nito sa isang bahay, panoorin natin ang nakakapangilabot na CCTV footage na ito. Magalo yung baso sa sahig, oh. Puta, gumagalaw yung ano. Ito. Gagi, malakas ang espiritu dito. Ano to? Pati yung upuan, oh, gumagalaw, oh. Ay, yun ang hindi ko may paliwanag. Yung picture frame. Walang patid naman ang pagtahol ng aso na ito sa hagdanan. Yun ang naging dahilan upang magising ang may-ari ng bahay. Sa pagkakataong iyon, pinuntahan niya ang kanyang aso dahil tila hindi ito humihinto sa pagkahol nito. At nang silipin ng may-ari ng bahay ang CCTV, nakita nito ang kakaibang nilalang na tinatahulan ng kanyang aso. Ito ay nakaputi lamang at pirmi lamang ang pagkakatayo malapit sa pintuan. Di ba magdanakaw lang yan? Baka magdanakaw lang. Ay, hindi. Sa CCTV naman na ito nakunan ang tila isang vampira. Kung bakit? Dahil wala itong refleksyon ng dumaan sa salamin. Ay, sa video mapapansin vampira natin na may isang lalaki na naghuhugas ng kamay at meron itong refleksyon sa salamin. Maya-maya pa, may isang lalaking lumabas mula sa cubicle ng CR na ito at ang kanyang mga lakad ay tila kalmado. Puta, wala nga, walang refleksyon. Wala siyang refleksyon. Gago, wala refleksyon na kanyang dinaanan. Creepy. Oh, sige, paano i-explain? Oh, yung mga scientist diyan, explain niyo na. Tang ina, walang reflection. Anong gagawin niyo pag kayo halimbawa tumingin kayo sa salamin tapos wala kayong reflection? Anong gagawin niyo? Tang ina. Takot 'yon, mga tol. Sa CCTV footage naman ito nakuhanan ang pag-atake ng isang espiritu sa bata habang naglalakad ito. Para sinapak, no? Boom. Nananahimik yung bata. Gago ka, sinapak mo. Huling-huli naman sa CCTV ng pintuan na ito ang di umano isang aswang na naglalakad sa disoras ng hapon. Nakita ko na to, eh. Nakakapangilabot ang kanyang kilos dahil pero, tila nahahawig ito sa isang hayo, pero ang kanyang itsura ay tila isang tao na sobrang payat. May dalawang paa, dalawang kamay at isang ulo ito. Ito yung walang pwet, eh. Kaya aswang talaga, walang pwet, eh. Na isa itong tao, gayunpaman ito ay nakakapangilabot na nilalang. Ah, sobrang payat. Sobrang payat yung ano, no, walang puwit. Oh, aswang nga yun. Matik yun. Oo. Matik yun. Natakot ako dun sa ano, walang reflection sa salamin. Nakakatakot pala yun. Inan, no? Kaya ayoko ng salamin. Daming pwede mangyari. Woo! I came from the moon.